Good morning mga ka-technician, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ilang araw din tayong di nakapag-vlog, gawa nung marami tayong gawang AC. Ayan, makikita nyo meron tayong Nissan Patrol Expedition, may Hyundai pa tayo dyan, may Lexus pa dun sa kabila. Tapos eto, Piggyut, Merinol pa tayo dyan, AC din yan. Ayun, yung Ford Explorer, AC din. So napakarami kong gawang AC. Ngayon iibay naman natin, gagawa na naman tayo sa check engine. May pumasok tayong GMC Yukon 2007 model. Ang complaint po ng customer natin ay meron po siyang check engine, tapos yung gauge niya sa langis hindi po siya nagre-reading. So start natin, start na natin, pero yung gauge natin sa langis hindi po siya umangat. Nilagyan ko siya ng computer. Ayan mga ka-technician, kung makikita nyo meron tayong reading na nakukuha dito sa scanner natin. Ibig sabihin, ang problema lang nito ay yung sensor sa langis, sa oil pressure sensor nya. Ayan, meron po siyang check engine. Papakita ko sa inyo kung anong reading na binabasa nya. Babasahin. Red fault code tayo. DTC. Ayan. Yan yung nagiging problema. So nung tinignan ko yung makina, wala na maririnig na ingay doon nagmumula sa loob ng makina. So ito lang yung unang papalitan natin. Sa malamang yung sensor na to, short circuit na dahil may leak na po siya. Sisira yung EOP niya, engine oil pressure sensor. So yun lang. Update ko na lang kayo pag napalitan na ng sensor. Tapos itong check engine, pag napalitan nyo ng sensor, kailangan yung burahin yung code para mawala itong check engine. Tapos ipapakita ko rito sa inyo kung gumana na yung reading ng langis natin. Ayan, so ngayon 0-0 po siya. Ayan o, 0-0. Pag napalitan natin ng sensor, double check natin dito sa computer. So far meron pa naman siyang reading na 129 PSI. Data stream tayo. Engine data. Ayan, papakita sa engine oil pressure sensor, engine oil pressure switch. Okay natin. Ayan lang natin mag-loading. Ayan, meron po siyang 129.92 PSI. So ibig sabihin okay pa yung bomba natin. Yun, update lang mga ka-technician, meron na tayong dumating na EOP, engine oil pressure sensor. GM talaga siya, yan no. Original, hindi po tayo nagpapalit ng mga local dito kasi mahirap na, magkaloko-loko na yung sasakyan. Saka ito, original talaga siya. Babalik natin kung ano yung tinanggal natin, babalik natin yung bago. Yung location ng ating sensor mga ka-technician, nandyan po sa likod ng ating intake manifold, nasa likod po yan sa ibaba lang. Nandyan lang banda yung oil pressure sensor natin, nakatayo po siyang ganyan. Tanggalin lang muna na yung socket sa sensor, tsaka tanggalin tong buong sensor. Yan, ito na po yung lumang oil pressure sensor, natanggal na. Wala naman siyang leak, pero sirang-sira na to. Hindi na po siya nagre-reading. Kabit na lang yung bago. Yun, update lang mga ka-technician sa ginawa nating GMC Yukon 2007. Sa indicator natin sa langis, sa gauge. Ngayon, napalitan na natin ang oil pressure sensor. Ngayon, si-check natin, start nating panda rin. Kung aangat na ba siya, re-reading. Ayun, umangat na siya. Park light natin para kitang-kita nyo. Yun. Kung dati, hindi po siya umangat. Gawa nung sira yung sensor. Ayun mga ka-technician, kung makikita nyo, pag inapakan ko accelerator, tumataas ang reading. So, okay na to. Saka yung dito, ayan, gauge niya, okay na rin. Tumaas na rin siya. So, okay na to. All good na tayo.